Honda Click 160 2024 version, matte white color. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito po ang pinakabagong Honda Click 160 2024 version, matte white color. Well, ngayong araw ay bibigyan natin ng review ang kanilang pinakabagong scooter. Well, mapunta na tayo agad dito sa kanyang body and design. Makikita natin agad pagdating rito sa pagkaka-design nitong kanyang front face cover, very attractive talaga siya. Kasi pag ating sinilip, para po siyang mayroong Android DNA, no? Parang robotic yung kanyang pagkaka-design. Kaya very futuristic para sa akin. Dito sa harap nagkaroon ng V-shape design, nagkaroon ng two-tone color combination, matte white along with matte black color. At napakaganda nitong kanyang positioning. Dito sa kanyang daytime running light, mayroon dito sa harap naputol dahil sa cover na to, and then nag-continuous dito sa itaas. At ang kagandahan niyan, no, nandirito na rin po yung kanyang turn signals rito po sa itaas. So ang kagandahan niyan, kitang-kita, very visible pagdating po sa gabi o kahit nasabihin nating daytime, dahil nga po nandoroon na po siya sa taas banda. At pag ating sinilip naman itong kanyang main light, no, napakaganda kasi para po siyang hugis mata ng pating. Nagkaroon po ng partition sa gitna, nagkaroon po siya rito ng high beam and low beam. At very sharp din yung edges nitong kanyang front face cover hanggang dito sa harapan. At napaka-cute din nitong kanyang little visor, so glossy black naman po nung kanyang color. At dito naman po sa itaas, may makikita tayo rito na Honda logo or Honda decal na white color, nandirito sa gitna. Naka-imbus tong part na to, may deep lines, nagkaroon ng two-tone color combination, matte black along with matte white color. So sharp din yung kanyang edges. Napaka-maskulado talaga yung pagmasdan. At para sa akin, ha, napaka-bulky. Ang cute talaga ng kanyang dating. Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang side cover. Ayan, oh, gaya ng sabi ko sa inyo, napaka-bulky ng pagkaka-design niya. Para sa akin talagang napakaganda. Kasi nga po, kung inyong makikita is para na po siyang maxi scooter itong kanyang mukha. Dahil nga po talagang malapad. And then nagkaroon naman siya rito ng cut-away design, no? Nagkaroon siya rito ng tatlong palikpik, matte black, matte white, hanggang rito sa itaas. So talagang napaka-brusko ng kanyang datingan. Naka-imbose pa tong part na to, parang muscle. Mapunta naman tayo dito sa kanyang front fender, you know, napakaganda rin, no, matte white yung color. At may makikita po tayo rito na combi brake na nakalagay. So meaning to say, ito pong ating scooter ay equipped na po siya ng combi brake system. So once po na pinihit po natin itong kanyang rear brake, ay sasabay po ng bahagya itong kanyang front brake. So sa ganung paraan po ay nakakapagbigay po ito ng balance na stopping power. Kaya talagang napakaganda ng braking system na yan. Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang front suspension. Ito po ay equipped with traditional telescopic fork na matte black. At pagdating naman po sa kanyang single rotor disc brake, equipped po ito ng bilog along with Tokiko na single pot caliper, matte black naman po yung color. At very attractive din yung kulay nitong kanyang mags, kasi nga po dark gold color. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, dito sa harap mayroon po itong 100x80-14. So napakaganda na rin itong kanyang stock tires, pang city riding condition. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Yun, very futuristic din ang pagkakadesign nitong kanyang fully digital panel display, mahaba rin. And then sa taas, nagkaroon po siya rito ng light indicators, so napakadami. Sa gitna, mayroon po tayo ritong Honda logo, may button selector tayo dito sa left and right. Pagdating naman po sa kanyang mga button, nandirito itong kanyang high beam and low beam, ang kanyang horn at ang kanyang turn signal selector. Nandito naman po itong kanyang rear brake. At makikita natin mayroong mahabang part dito. Ang kagandahan niyan, equipped na po pala ito ng park brake lock. So once naman po na nakaparking tayo sa mga matataas or bababang lugar, hindi po dadausdos or magi-skid yung ating scooter pababa, dahil nga po mayroon na po siyang park brake lock. Well, mapunta naman tayo dito sa kabila. Nandirito naman itong kanyang idling stop system. So pwede po natin siyang i-turn or i-turn off. So ang kagandahan niya, ang advantage naman po nito, pagdating naman po sa mga matraffic na lugar like Metro Manila, no, napakadaming stoplight.
Once po na tumigil ka sa stoplight or naipit ka sa mga traffic, sa loob po ng 3 to 5 seconds ay agad pong mamamatay ang engine ng ating scooter. Well, sa ganoong paraan ay nakakasave po siya ng fuel at laser emission. So napakagandang features niyan para po dun sa mga urban areas. Sa baba, nandirito itong kanyang electric starter at ang kanyang front brake. Pagdating naman po sa kanyang stock na side mirror, dahon type, no? Pointed, maganda na rin. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with keyless system. So mayroon tayong nakikita rito na bottom knob selector. So pwede po natin siyang i-adjust or i-select. At ang kagandahan niyan is included na rin po rito itong kanyang seat opener. At dito naman po sa ibaba, mayroon po siya ritong side pocket. Ayun, malalim din. So pwede po tayong maglagay dyan ng mga coins or di kaya yung ating mga gloves. Sa kabila naman po, mayroong small door dito. So, prepress lang po natin para mabuksan. Yan, susukatin natin, napakalalim. So, pwede po tayong maglagay rito ng ating mga mobile phone. So, safe naman po siya. At dito sa bandang itaas, mayroon po siyang USB charging port. So, ang kagandahan po ng ating Honda Click, pagdating naman po dun sa mga kababayan natin na ginagamit for daily use. Or di kaya pang trabaho, di ba? At pang long rides. Well, nothing to worry about kapag nalubat inyong mobile phones. Dahil pwede po kayong mag-recharge anytime, anywhere. Well, close naman po natin itong small door na to. At dito sa gitna, mayroon po siya ritong utility hook. So black naman yung color. Pwede nating pagsapitan ng ating mga important belongings or yung mga plastic bag. At pagdating naman po rito sa kanyang footboard, no, napakalawak. Yun ang maganda sa scooter na to. Kasi nga po, mayroon po siyang spacious na footboard. Well, sukatin naman natin kung gaano kalapad. Yun, no, malawak na malawak, no. Talagang malalaro natin yung ating paa rito. Relax na relax pagdating sa mga long ride situation. At dito sa gitna, dito naman yung position ng kanyang battery. At pwede pa po tayo ritong maglagay ng mga big size na ating mga important belongings na hindi magkakasya rito sa ating under seat compartment. Well, pagdating naman po rito sa kanyang side cover, nagkaroon po siya rito ng two-tone color combination, matte black and then matte white naman po siya. Ang ganda na rin itong kanyang bagong decal, no? Simpleng-simple lang. Stripe yung kanyang pagkakadesign. Well, dito natin marirecognize na ito po ay 2024 version na dahil sa kanyang decals. So, stripe red, nagkaroon po siya rito ng 160, nahati po siya sa silver and then dark gray. At nakalagay po rito is Click 160 in red color. Well, dito naman po sa gitna, nandirito itong kanyang pillion step para sa ating back rider. So, aluminum po yung ginamit nila, not payable yung color. At nandirito naman po itong kanyang side stand. Well, ang kagandahan naman po nito ay equipped na po siya ng side stand engine cut-off switch. Well, pag ganyan po na naka-engage yung kanyang side stand ay hindi na po mag-ooperate or tatakbo itong ating scooter. So, maiiwasan po natin na madisgrasya dulot po nitong side stand. At nandirito naman po yung kanyang center stand. Sa pagkakadesign naman po ng kanyang engine, ayan o, very unique and then napakaganda rin. No? Naka-embossed tong part na to, nagkaroon po rito ng Honda na naka-intact. At ito po yung pagkakadesenyo nitong kanyang air filter, no? Na magkaroon ng winglet dito, parang may hasang ng pating rito. At may nakalagay naman po rito sa gitna na ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus. So ang kanya pong engine ay nakakapag-provide po ng more power, less fuel, and then less emission. Kaya talagang very powerful yung kanyang engine design. Pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with single shock. And then, glossy black naman po yung kanilang ginamit na coil spring. At dito naman po sa kanyang braking system, equipped po ito ng mechanical drilling trailing or yung tinatawag po nila na drum brake. At sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 120x70-14. Napakalapad po nitong kanyang stock tires. Well, ang kagandahan niya, nakakapagbigay po yan ng added stability in any road condition. Dumako naman po tayo rito sa itaas, napakaganda rin itong kanyang integrated na grab bar, no? Napakahaba, matte black naman po yung color. At dito naman po sa kanyang taillight, pointed din yung pagkaka-design dito sa kanyang cover. At ang ganda rin, very attractive din yung pagkaka-design nitong kanyang taillight. At sa iba ba itong naka-embossed na part na to, pag ating sinilip, nandirito po yung kanyang plate light. Kaya very visible po yung ating plate dito sa likuran. May added reflector light sa gitna, sa iba ba may Honda na decal in white color. And then itong kanyang rear fender, ito na rin po yung kanyang nagsisilbing plate holder. At nandirito naman po sa kaliwa at kanan, nakaposition itong kanyang turn signals. Well, nakapop up po siya. At pagdating naman po rito sa kanyang stock pipe, yun o,
Napakaganda rin, no? Very sporty yung datingan. Parang machine gun, may hawakan rito, nagkaroon ng butas rito na malaki, matte black yung color. At yung kanyang tip, ang kulay po is silver, kaya talagang very attractive. Nag-complement yung kanyang color. At mayroon din po pala siya ritong stock na tire hugger, na kung saan ay pre-prevent po neto na maitalsik yung mga dumi dito po sa other body parts nitong ating scooter. At ang ganda rin ng itong kanyang radiator cover, dahil nga po itong ating Honda Click 160 ay naka-liquid cooling system, which is maganda pang long rides. Pwede po natin siyang ibabad maghapon magdamag. Well, mapunta naman tayo rito sa kanyang upuan. Ang ganda rin ang kanyang upuan, malapad. So single color naman po ito na matte black. And then yung comfortability nandirito kasi nga po napakalambot. Well, subukan naman po nating buksan para makita natin kung gaano kaluwag itong kanyang underseat compartment. Yun, maluwag din mga KLM. Marami na din po tayo ritong mailalagay ng mga important belongings, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na mahilig mag-long rides or mag-travel. At sa taas naman po, nandirito naman po yung location ng kanyang fuel tank. Yan o, oh, laki na rin ang pagkakadesign. Well, close na po natin itong kanyang upuan. At ang atin pong Honda Click 160 ay meron pong 778mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6". So, kitang-kita naman dyan sa ating camera, lapat na lapat yung aking foot below the ground. Kaya masasabi ko na talagang very comfortable to para sa mga tulad ko na 5'6 in height. At para naman po dun sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, huwag po kayong magalala. Dahil pwede po kayong mag-adjust ng inyong front or rear suspension. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Honda Click ay meron pong 157 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4-valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.3 kilowatt at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.8 Nm at 7,500 RPM. At ang bigat po ng scooter na ito ay mayroon pong 116 kilograms. At mayroon po itong fuel consumption na 46.7 km per liter. At ang presyo ng ating pinakabagong Honda Click 160 ay nagkakahalaga po ng 122,900 pesos. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng pinakabago nilang Honda Click 160, ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Honda Wing San Fabian Pangasinan Branch. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 a.m. until 5:30 p.m. from Monday to Saturday.